The other day, I showed you my senior boar buck na pinapaliguan. Medyo payat yun kasi nagkaroon ng konting galis sa katawan. Ito naman yung junior buck ko. And I think ang pangalan nito, kung di ako nagkatamali, si Adonis. Tihachapi Adonis. And he's just about 1 year old. Nagsisimula na po siyang kumasta. And ito yung kanyang mga harem, yung kanyang mga chicks. Meron siyang anim. And halos lahat to buntis na. Magandang buck itong si Adonis. And makikita niyo yung forma ng katawan. Bata pa yan. Pero talagang napakakisig. So, ito po yung pangatlong breed na inaalagaan ko dito sa Braveheart Farm. At ang tawag sa kanila ay boar. Sila naman ay para pangkarne, meat goat. But I am producing actually offsprings for breeding, no? Hindi pangkatay kasi napakamahal. At makikita nyo, nag-aagaw sila sa pagkain, no? May konting feeds, kaya nag-aagawan sila. Gustong-gusto nilang feeds. But we cannot actually, itong mga lalaki, hindi pwedeng bigyan ng maraming feeds. Yung feeds para sa baboy o whatever, no? Sapagkat nagkakalsify at maaari nilang ikamatay kapag bumara yung kanilang urinary tract. Sapagkat yun ang epekto ng feeds sa lalaking kambing. Sa babae, okay lang. Pero pagdating sa baba, sa lalaki, dinidiscourage yung pagpapakain sa kanila ng feeds sapagkat nagkakalsify yung ihi at maaari nilang ikamatay. Meron po akong simpleng tip which I would like to share with my fellow goat raisers, especially mga baguhan. Alam nyo, kailangan ng kambing ng asin. Parang baka rin. Gusto nilang dinidilaan nila yung asin. And ang usually in many goat farms or cattle farms, bumibili sila nung tinatawag nilang salt block. Yung nabibili sa galing sa Australia, imported actually, at medyo may kamahalan. And since that's too expensive for us, ang ginawa natin ay kumuha tayo ng kawayan. At pinutol natin yung kawayan, nilagarian natin sa ilalim. Pagkatapos ay nilagyan natin ng asin sa loob. And then nilagyan ng konting tubig para magbasa. And so yung moist niya, yun ang dinidilaan ng ating kambing. So natural na asin at nakatipid pa tayo. So this is something that I really would like to share with you para yung ating backyard goat raising ay hindi na ganun ka-expensive. Ito yung pamamaraan ng pagbibigay ng asin sa ating mga kambing na hindi na kailangan pang bumili ng imported na salt block.